Good evening. Simula nang nakita ko ang title ng isang sikat na Korean novela sa Netflix, It's Okay Not to be Okay, na nataon ngayong pandemic at na-issue po ang mental health, para sa akin, naging in po ang It's Okay Not to be Okay. Na I felt po na it's okay po na i-accept ko sa sarili ko na ako'y nakaranas din ng sobrang stress and even depression sa buhay ko. Dahil po sa emotional resilience class, I was able to identify ang mga issues na ito para ma-properly address ko sa tulong ng teachings ng church. Ano po ang naging learnings ko sa emotional resilience class? Emotional resilience, it is one's ability to adapt to any stressful situation. Marami po sa atin ay may kanya-kanyang problems sa everyday life. It may be big, it may be small, but sometimes, it is too much for us to handle. Madalas, ayaw na natin ikwento ito sa ating family or close friends. Kasi ayaw nating ma-judge tayo sa mga pinagdadaanan natin. At sa naging impact nito sa ating sarili. Most common effect nito sa everyday life natin ay stress, anxiety, fear, disappointment na makapagpapabagal o makapagpapahinto ng ating pagiging productive. So, i-share ko po ang 5 tips na natutunan ko para maging emotionally resilient. Number 1, believe in yourself. Marami po sa atin na naiisip na ang mga taong may strong personality, hindi sa kanila na kayang-kaya nilang harapin ang challenges sa buhay nila at sisiw lang sa kanila to. Kung paniniwalaan natin ito, magiging helpless tayo. Dahil akala natin ay hindi natin kayang harapin ang problema natin, while yung iba, kayang-kaya nila. Pero mali, brothers and sisters. This is a skill that anyone can learn and improve. With faith in the Lord Jesus Christ and the right mindset, believe in yourself, makakaya natin to. Siyempre, we have to acknowledge the problem. And this can help us turn this problem as a stepping stone. Number 2, embrace our mistakes and imperfections. As human beings, we make mistakes. And of course, every mistake naman po ay halos hindi intentional. Even the most successful people make mistakes. But what made them successful is how they handled that mistakes. Si Thomas Edison po, yung greatest inventor sa history. Tinanong po siya kung paano niya hinandal ang kanyang failure sa buhay. Ang sabi niya, "I haven't failed. I just found out 10,000 different ways of how it would not work." Let us look at our mistakes as a chance for us to learn where we went wrong. So sa future, mas ma-handle natin ito properly. Number 3, accept and anticipate change. Of course, sa lahat ng problema, ang pagbabago or change ay importante aspeto na posibleng mangyari sa atin. So in this kind of scenario, we need to accept change. But it would not be easy. Pwede pong maging scary sa atin to. Pero pwede pong magbigay ng isang bagong oportunidad sa buhay natin. Bagong chapter sa buhay natin. We can either look sa negative effects nito or we can direct our attention sa positive side. Share ko lang po ang experience ng aking pamangkin na si CG 2 weeks ago. Nag-umpisa po siyang mag-work, pero nawalan kaagad siya ng 11,000. Para sa batang nag-umpisang magtrabaho, napakalaki nito. Sino ba hindi malulumo sa pangyayaring ito? But sa araw ding iyon, na-realize niya na hindi niya na mababawi ang 11,000. Imbis magbukmok po siya, he decided to spend more of his time na palitan ito. Sabi niya, "I chose to be sad for 5 minutes. Then enough na. Mas finocus ko na ang sarili ko to move forward rather than spend more time sa nangyari." Create a support system. Your tips 1, 2, 3 is a perfect way to handle the problems. But it is easier said than done. Others can do it perfectly, but others cannot. So it is necessary for us to have a support system. Ano po bang support system natin?
This could be our family, our friends. Labas ka sa lungga mo. Learn to connect. Ako po, kung gusto ko pong makalma, nagko-connect po ako sa ating Ama sa Langit at kay Jesus Christ at sa members ng family ko. We have a loving family all who always guide and support us sa mga challenges para makalmo po tayo. Pag kalmado po tayo, we can think clearly and rationally para mas makagawa po tayo ng better solution and response. Ang Santa Maria's ward ay isang malaking family. We have the bishop as the father of our ward. We have the Iki brothers. We have the RS sisters who genuinely love us. Number 5, be proactive. Sa mga problema, may ongoing pa din o work in progress pa din. And our problems won't go away unless we do something about it. Being optimistic won't be a solution without the proper action to back it up. Be proactive. Think what we can do to improve the situation. Maaring hindi man natin makontrol ang mga pangyayari sa paligid natin, pero makakayanan natin makontrol ang ating sarili sa pagharap sa problema. Sabi nga po ni Jack Ma, isang Chinese businessman, gusto ko lang po i-share to, "Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine." Let me leave with you a very powerful verse in the Book of Mormon, Ether chapter 12, verse 27. "And if men come unto me, I will show unto them their weakness. I give unto men weakness that they may be humble. And my grace is sufficient for all men that humble themselves before me. For if they humble themselves before me and have faith in me, then I will make big things become strong unto them." So let us put the Lord in charge. Trust Him. Keep going. Move forward with faith. And I say this in the name of Jesus Christ. Amen. I will trust you, Lord. I will feel